ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw nagtuturo si Jesus at nakaupo naman ang mga Pariseo at mga guro ng batas na galing sa iba't ibang bayan ng Galilea at Judea at mula sa Jerusalem. Gumagawa ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanya na magpagaling. May mga lalaking dumating na dala sa isang papag ang isang lalaking paralitiko. Sinikap nilang dalhin siya at ilagay sa harapan ni Jesus. Nang hindi nila makita kung paano niya madadala ang paralitiko dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan at sa bubong nila siya idinaan pababa na nasa kanyang papag hanggang sa gitna sa harap ni Jesus. Nang makita niya ang kanilang pananalig, sinabi niya, "Kaibigan, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan." Nagsimula noong mag-isip-isip ang mga guro ng batas at mga Pariseo. Talagang iniinsulto ng taong ito ang Diyos. Sino ba ang may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan? Di ba't ang Diyos lamang? Ngunit alam ni Jesus ang kanilang mga pag-iisip. Kaya sinabi niya sa kanila, "Ano ba ang mas madaling sabihin? Pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan o tumayo ka't lumakad? Dapat niyong malaman na may kapangyarihan sa lupa ang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, dalhin ang iyong higaan at umuwi." At kapag dakay tumayo siya sa harap nila, kinuha ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Namangha ang lahat at nagpuri sa Diyos. Nasindak nga sila at sinabi, "Nakakita tayo ng mga kagilagilalas na bagay sa araw na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ano ba ang mas madaling sabihin? Sa Ebanghelyo ngayon, tila may kaugnayan ang sakit ng isang tao at ang kasalanan. Itinatanong nga ni Jesus kung ano ang mas madali, ang magpatawad ng kasalanan o ang magpagaling ng karamdaman. Hindi man sinagot ni Jesus ang sarili niyang tanong, alam natin na marami sa ating mga karamdaman ay dala ng ating maliliit na kasalanan. Dahil sa sobrang paninigarilyo, inuubo ka. Dahil sa sobrang pag-inom ng alak, nagkakasakit ka sa atay. Dahil sa sobrang katakawan, tumataba ka at nagkakaalta presyon. Dahil sa sobrang galit, maari kang ma-stroke. Kaya nga, hindi lamang pagpapagaling sa katawan ang kinakailangan tugunan ni Jesus. Kailangan munang tanggapin ng tao na siya'y makasalanan at lumapit sa Panginoon upang mabigyan siya ng ganap ng kagalingan. Pagsasagawa. Sa anong masamang bisyo ka kailangang pagalingin ng Panginoon?